Natatandaan ko pa nga last year, naghukay ng gabi ang nanay ko. Oo, yun na nga mare, yung pansinigang. Tapos pinabenta lang ng mura sa akin ng nanay ko. Pero okay na rin kaysa mabulok lang. Sabi nga ni nanay, pag uwi ulit namin sa Linang, ay huhukay daw ulit siya ng gabi at magiginataan kami kasama ng saging. Isa kaya sa favorite ko na lutuin ng nanay ko yun, yung may kasamang saging, kamote at saka langka. Ay daw yung mga mare, ito nga palang harapan ng nanay ko, ay nilinis rin nila. At dahil nga mahal ang presyo ng talong ngayon, hayan nga at tinanaman din nila ng talong. Actually, papalit-palit lang din ang tanim yan. Dati kasi papaya ang nakatanim dyan. Siyempre, sa palibot nito ay ang mga puno ng saging. At pagkalakad ko nga dito sa may likuran ng bahay ng kapatid ko, hayan nga at nakikita ko nagwawali siya. After nga nila tumira dito or magtirik sila ng bahay, naging maaliwalas ang paligid na to. Dati kasi sobrang sukal dito. Yung sukal nga pala ay meaning ay magubat. Sa palibot nga ng bahay ng nanay ko, halos lahat talaga may tanim. Medyo malapit nga lang din pala kami sa Kawayanan. Piling ko nga dyan ang galing yung ahas na nakita dun sa ilalim ng crib ni Sakari nung baby pa siya. Oo, Mari, tama ka. Kung hindi mo pa nabasa yung post ko about dun sa ahas na muntik na makakagat kay Sakari, ay dyan siguro nang galing yung sa Kawayanan na malapit sa bahay ng nanay ko. Kaya lagi din minimake sure ni tatay at ng mga kapatid ko na maaliwalas yung paligid para naman umalis yung mga ahas. Ang video ito nga pala mga Mari ay Saturday ng umaga. Kaya naman kung mapapansin nyo ay talagang napakaganda ng paligid. At tuwing umaga nga ay hinahayaan ko ang baby Sakari ko na makapaglaro sa mga pinsan niya. Alam nyo, napaka-memorable ng silyang to. 86 pa lang ata ay nasa bahay na to nila nanay. Pwede to sa mahogany. Ito namang bangko sa gilid ay gawa sa madre kakao. Naku mare, sinasabi ko sa'yo kahit anong lakas mo, hindi mo kayang buhatin yan. Sa mga hindi pa nakakakita ng punong dragon fruit, ito po siya. O diba sabi ko sa inyo, madaming prutas dito eh. Habang nasa labas nga si Sakari kasama ng mga pinsan niya ay naglakad-lakad lang din ako dito. Sa mga pala to sa favorite kong spot. Tutuwa lang din kasi ako makita may maraming lukban na kalawit. Talibahasa nga kasi umay na yung mga tao dito sa lukban. Hayan nga't minsan ay nakakalimutan nilang kuhanin kahit hinug na sila. Kaya naman sa tuwing umuwi ako ng Linang ay nagpapakuha ako kasi naman favorite ko talaga to. Sakto naman na ang dami din talagang bunga nung umuwi ako last weekend. At nagpatuloy lang din ako sa paglalakad kasi may mga puno pa rin dito ng prutas like duhat at meron din mga puno ng bayabas. Minsan din lalo na pag mainit ang panahon ay tumatambay kaming lahat dito. Pag may munting okasyon ay dito rin minsan nagluluto kasi nga masarap magluto at hindi mainit. Tapos pumunta ka lang dyan sa paligid may makukuha ka ng mga panggatong or tuyong kahoy. Ito naman yung puno ng duhat. Inaabas lang din ng tatay ko kasi nga sumasayad na rin dun sa bubong. At ito nga yung puno ng bayabas sa sinasabi ko. Naku, ang tamis niya. Dahil nga napansin ko sobrang daming tuyong dahon, hayan nga at inutusan ko yung pamangkin ko. Marunong din talaga maglinis sa mga pamangkin ko dito. Halitatlo nga pala yung pamangkin kong inutusan na maghalinhin at magwalis habang yung mga maliliit na bata ay naglalaro sa paligid. Ang bilis lang din talaga ng panahon. Dati kasi ito mga pamangkin ko naglilinis ngayon. Sila ang gumagawa ng mga ginagawa nila sa kari ngayon. Hayan nga at pumasok na ako sa loob pero hindi ko matiis na makunan yung video nila sa labas. Masarap kasi nilang pagmasdan. After nga nila sa kari maghabulan dun sa ilalim ng mga puno, hayan nga at nagduduyan naman sila. Lahat nga ng to ay naranasan ko kaya naman sobrang happy rin ang childhood ko. Siyempre, hindi rin pwedeng hindi mararanasan ni baby Sakari yan. Buti na nga lang din at medyo malapit lang din ako sa kanila. 15 minutes lang ang biyahe sa tricycle, minsan wala pa kapag mabilis. Ito nga at after magwalis ng mga pamangkin ko ay umakit pa sila sa puno. At makaraan nga ang isang oras ay dumating naman yung tita ko. Alam nyo, ito yung tita na malayo pa lang. Alam mo na kung sinong tita siya. Kasi sa boses pa lang niya, talaga naman nagsusumigaw. Bigla ko nga pala siya ng tuyo sa bahay kaya naman bumili rin kami ni nanay. Tsaka din pala yung tita ko na bumibili ng saging kay inay. In all fairness, masarap yung mga tuyo niya ha, hindi sobrang maalat. At makaraan niyang ilang minuto yung sinain ko ay luto na. Abang yung kapatid ko naman ay talagang niluluto pa rin tong paksiw. Ali 2 kilo nga pala ng patay yung nilulutong paksiw ng kapatid ko. At sa mga puntong yan nga ay mahigit isang oras na yan pinapakuluan. Ang gusto ko kasi talaga sa baboy yung halos humihiwalay na yung laman dun sa buto. Alam niyo ba mga mare yung kawayan na gamit sa pagluluto diyan? Sobrang haba niya. Dahil nga sobrang tuyo niya, hayan nga at ang lakas ng apoy, kaya naman ang bilis niyang umikli. At makaraan nga ang halos 2 oras, hayan nga at tapos na. At talaga naman mahasabi kong sabaw pa lang ay ulam na. Naku, perfect talaga ang pagkakaluto dito. Sobrang lambot ng karne. Uy, abangan mo yung part 2.